ko pangunahan ng hearing, no? Ba't ang unang nakita ko dyan, nung tinayo yung Lucky South 99, 19 years old lang si Cassandra. No? So, 19 years old lang siya, pero naging representative siya ng Lucky South 99, naging corporate secretary siya ng Whirlwind Corporation. Again, no? At that young age, mabigat na responsibilities na ang binigay sa kanya. At hindi ibibigay yun sa kanya kung hindi siya pinagkakatiwalaan. No? So, at meron ring, obviously, meron ring nag-endorse sa kanya or mayroong mas malaki na nagbigay ng authority sa kanya. No? So, but that is a clear link between Bamban and Porak. No? Yang personality niyan, si Cassandra Ong. At yung role niya sa Porak kasi hindi lang ordinary role. Eh. No? At the same time, hindi rin coincidence na si Wesley Guo ay kapatid ni Guo Huaping na sentro rin sa Bamban Pogo Hub. No? So that's a theory for now na binubuo namin through evidence. Sir, balikan ko lang yung sa pag exit nila. Ano po ba sir yung malinaw so far? Sa Luzon ba siya umexit or sa Mindanao? For sure sa Luzon yan. Hindi siya kasi kung totoo yung sinasabi niya from Bataan. From galing siya ng Bamban eh. Bamban sa farm siya ang nag-start eh. Tapos bumiyahe sila. Dumating raw sila sa isang pantalan ng midnight, no? Mm-hmm. 'Di ba? So about that's for 5 hours. So hindi sila pumunta ng Mindanao or hindi na backdoor, in other words, no? At least yung first exit nila. Okay, Nympha, and then Nympha, and another Nympha. Oo, Nympha Sir, Senior. Tinatanggap niyo ba na yung sinabi ni Sheila Guo na sinundo talaga sila sa farm sa Bamban? Kasi kung totoong dun sila nanggaling, yung date na supposedly ay umalis sila, may warrant of arrest ng Senado, ibig sabihin, may pagkukulang ang mga authorities kasi hindi nabantayan yung farm. Talaga may pagkukulang kasi kung totoo sa Bamban sila umalis, ilan balik rin ang PNP sa Bamban at may PNP rin doon. No? Dapat nade-detect rin nila na nandoon yung itong mga taong ito. At kung Bulacan naman, dahil alam ko meron silang malaking bahay sa Marilao, dapat rin na detect rin doon, no? Talagang may pagkukulang rin yung mga enforcement agents natin pagdating sa intelligence kasi parang kasi last appearance ni Guo Huaping dito is May 22 eh, no? And from then on, from May 22 to kung tama yung sinasabi ni Sheila, first week of July, hindi na sila na nakakalipat-lipat sila eh. So, kaya nga, yung although tumugma naman yung intelligence ng PNP pagdating doon sa flight, pero malaki rin pagkukulang pagdating sa intelligence on the ground. No? Ang intelligence kasi, binibuild mo yan kahit walang ganitong pag-aresto eh. No, hindi mo naman binibuild ang intelligence network mo kung meron ng gusto kang arestuhin. Kahit wala kang inaresto, binibuild mo itong intelligence network mo. Para kung meron kang gustong arestuhin, nakakalat na itong intelligence mo. Pero ganoon pa rin, malaya silang nakakalipat ng bahay, nakapunta sila sa isang pantalan, nakalipat sila ng barko. So, kung totoo yun mga yun, ano nangyari doon sa network na binuo? No? That's the nature of intelligence, yung network. Sabi naman ni Presidente, heads will roll. Pero sa tingin nyo, how soon should it happen? Well, I'm sure they're I think nasabi ng Presidente yan dahil rin sa gulat at sa galit. No? Kaya ang kanyang initial impression, mayroong kakontsaba sa gobyerno. Kaya yun din nasabi niya. At alam ko, iniimbestigahan nila ng mabuti ito. No? Whether pag mayroon may kakontsaba o pagkukulang, definitely dapat may accountable dito. Okay, and then sir, hindi ba kayo sir natatagalan doon sa progress ng kaso against Mayor Guo? Kasi sir, binalikan ko kasi yung statement ninyo, March, yeah.
March 25 niyo pa sinabi na may possible link si Mayor Guo. But until now, wala pang kaso sa korte. Actually, kung tutuusin, well, ang only arrest order is galing sa Senado at galing sa Kongreso. Eh. Wala namang ibang arrest order na. So, ibig sabihin, hanggang nasa prosecutor level pa rin ngayon, or prosecution level, hindi pa na-file sa court. Kaya nga, even yung sa AMLAC, no, na matagal rin, matagal na natin sinasabi, this week pa lang ifa-file, no? At talagang nababagalan ako, no, sa mga kasong dapat i-file. Especially on money laundering, kasi klaro naman na mayroong money laundering. You know? So, nababagalan ako sa pag-usad ng mga kaso. Kaya wala pang whole departure order. Until now, walang whole departure order. No? So, kung hindi pa nag-issue ang Senado at ng Kongreso ng arrest order, walang reason para ibalik sila dito eh. Sinong dapat accountable dito? Anong dapat gawin para mapabilis yung kaso? Kasi nga, so di ba, pag habang nadadrag, pwede na silang pumunta kung saan. Correct, sila. Correct. Ito, learning process. Hindi lang naman para dito sa mga individuals na ito, pero sa paglaban natin sa krimen, na importante na mabilis ang pag-file ng kaso para mabilis makakuha ng whole departure order. Dahil kung meron silang kakayahan at meron silang mga contact, mabilis silang nakakawala, no? At learning process yan. At kaya yung mga ahensya natin, importante na mabilis yung kanilang trabaho at pagkuha ng ebidensya at pag-file ng case. Konti na lang. So, sisingilin nyo ba dito yung AMLAC? Kasi nga, sir, ito March, nyo pa si in-reveal na yung connection. And then, hanggang nung hearing nung isang araw, sabi nila, ipa-file nila yung case within the week. Hindi pa klaro yung specific. Correct. Eh, talagang ako personally sisingiling ko sila. In fact, over the weekend, bago mag-hearing, humihingi ako ng updates doon sa kaso at until doon hearing nga, humihingi ako ng updates. Tama ka, pang-anim na hearing yata yung huling hearing natin. Wala pang na-file na kaso. No? At every hearing nilang sinasabi, ifa-file na, but until now, wala pa. At kaya nga binuo ang AMLAC eh, no? To enforce, you know, and to file cases. At personally, I will ask for explanation and kung bakit mabagal ang usad ng pagpa-file ng kaso. Dapat po ba, sir, kasama sa money laundering case si Sheila Guo, given na siya yung nakapirma sa... Yes, dapat kasama siya kasi siya yung treasurer at CFO. No, at pinag-uusapan natin yun, yung perang pumapasok at perang lumalabas. No? So, dapat kasama siya. Isa na lang. Napag-uusapan po Sheila, Alice, and Wesley. Sir, si Siemens Go, di ba meron pa sila isang kapatid? Yeah. Nasaan yun? Ang balita ko, again, no, ito yung mga kwento-kwento na nakukuha ko from the grapevine. Maaga siya bumalik sa China. Kaya hindi siya kumuha ng Philippine passport. Meron siyang fake birth certificate, pero hindi niya pinursu yung Philippine passport niya. No? So, mga may balibalita na mayroon kasing negosyo pa rin doon yung si Guo Jiangjong at ito yata ay naka-assign doon. Yung tatay niya may negosyo pa doon. No? Yun yung balibalita. Ngayon, hindi na minor. No? Yeah. Ito yung kasama. Kasi based, diba, doon sa birth certificate nila, si Wesley, si Seaman, nag-late register sa Caloocan. Tapos si Sheila at si Alice nag-late register sa Tarlac City. So, but pare-pareho yung kanilang magulang. So, ibig sabihin, apat sila magkakapatid based on the fake birth certificate. Na. Okay, before Nimpa Jr., sir, ano yung latest sa whereabouts ni Alice Guo? Well, based dun sa information ng Bureau of Immigration, nasa Jakarta siya, at ako, I'm very confident na mahuhuli siya dahil buong ang Jakarta na advice na at na alert na yung kanilang mga enforcement agencies. Mm-hmm. At very optimistic ako na mahuhuli rin siya. At ang latest sa DOJ, nag-file na sila ng kaso sa Pasay City RTC against Sheila, Alice, and Cassandra Leong. So, kahit po palabasin na dito sa Senate si Sheila, it means may custody na po sa kanila yung korte. Well, habang tuloy-tuloy yung hearing dito, si Sheila will still be under the custody of the Senate. Mm-hmm. Hindi pa kasi na
li-lift yung contempt order sa kanya, hindi pa na-discharge yun. So until tuloy-tuloy pa yung hearing namin at until hindi nagbibigay siya ng detalye, tuloy-tuloy siyang madi-detain dito sa Senado. Okay, Nympha. Nympha Junior. And then John. Sir, sir, update lang po dun sa kaso na niluluto niya sa Senate against kila Alice. Yeah, ay kausap ko si Secretary Ray at ready na rin i-file yun anytime soon. They're just polishing it. Medyo naging busy lang because of all of these things happening, no? Yung pagdating ni Sheila Go. But ready na rin i-file yun. So, two cases will be filed, perjury and disobedience, no? Under the revised penal code. May timeline kung kailan? Within the week. Within the week. Yeah. Sir, will that, ano, parang valid ba yun para makapaglabas ng kahit PHD o precautionary hold departure yung DOJ? I think, if I understand it correct, this is a bailable offense, so pwede siyang mag-bail. But pwede rin naman mag-request ang Senado na mag-issue ng, mag-request for a hold departure order, depending sa gravity nung kaso niya, no? But pwede rin yon i-request ng Senado, lalo na lumalabas na sentro siya sa mga krimen na nangyayari. No? So we can request for that from the courts. And sir, dun sa ano lang, timeline nung biyahe nila Sheila palabas, para kasing may butas, di ba? Kasi sabi nila, first week ng July sila lumabas ng bansa. Pero yung parang arrival stamp nila sa Malaysia is July 18. Tapos meron pa sila sa Sabah ng July 19. Yeah. Ano pong tingin niyo doon, sir? Well, according sa story ni Sheila na matagal yung biyahe na, no? Mga 3 or 4 days, I heard from the story. So, umalis siya ng first week of July, bumiyahe sila ng 3 or 4 days. Siguro nakarating sila mga second week na, no? Middle of second week. At I believe they stayed there in Malaysia. And bumiyahe ulit sila to Sabah. I think, ganun ang nangyari. Yan ang theory ko. So, in other words, maaga sila umalis, no? That, kasi ang theory natin, umalis sila July 18 lang. Eh. Pero based sa narrative ni Sheila, maaga pa lang umalis na sila. No? July, first week of July, umalis na. Yun pa yung isang hindi klarong detalye dahil meron bang umaalis na hindi mo alam anong araw? Diba? At least titignan mo, alis ako ng ganitong araw, ganitong diba, petsa, pero hindi niya alam. Eh. So parang unbelievable naman na umalis ka, hindi mo alam anong araw, anong petsa. No po, thank you. John, and then Raymond. Sir, meron pong birth record sa committee na ni Cassandra Ong? Meron birth records. Kung meron kami birth records? Yes, sir. Yes, meron. And hindi po nabanggit yung Michael Yang doon or what na pwedeng, o pag-aaralan po. Ang tatay niya ay isang Richard Ong Chow. Ong Chow Hong, no, yung isang tatay. Late registered din siya, 1 year, no, in San Juan. And sir, are we 100% na yung si Alice Gu ang talagang nanay niya ay yung Li Wenyi at yung tatay niya? Kasi ito lumutang, hindi pala magkapatid, hindi sila magkapatid ni Sheila. Mm. And 100% na po na kapatid niya si Simon and Wesley? Well, 100% na tatay niya si Guo Jiangjong at si Lin Wenyi dahil yun yung record sa BOI nung nag-file sila ng kanilang investor's visa. So yun yung final nila. So established yun na anak ni Lin Wenyi itong si Guo Huaping. May dalawa pang anak doon sa BOI records. Isa doon si si Wesley, si Xiang Dan, no? Yun naman si Wesley kasi na-match yung fingerprint. Ang nawawala doon yung isa pang anak, si Jiang Long. So ang itong si Jiang Long, I believe ito si Wesley. Sorry. Si Jiang Long, I believe is si Simen, na wala na dito sa Pilipinas. Before Raymond, sir, sa tingin niyo sa mga nagiging developments, magtatagal pa itong Senate hearing? Depende yan sa mga sagot ng resource persons at depende rin kung mahuhuli si Guo Huaping. Of course, kung mahuhuli siya, again, ang Senate lang may outstanding arrest order against Guo Huaping. So kung nahuli siya, babalik siya dito, haharap siya ulit siya sa Senado. So, pwedeng magtagal pa ito, sir? Pwede pang magtagal. Raymond. Sir, nabanggit niyo yung tungkol sa intelligence fund ng mga law enforcement agencies.
parang lumalabas mas malaki pang intelligence fund ni Senator Risa kaysa yung So will you be ako believe ako sa kanya, to be honest about it, ay galing ng kanyang intelligence and na-validate niya kagad. Mm-hmm. Senator Risa naman hindi magsasabi yan kung hindi niya na-validate. Kaya nga kung Senator Risa na hindi naman party ng executive na-validate, bakit si Commissioner ng Bureau of Immigration took him 5 days to validate? No? Yun yung question eh. So, budget season, question ninyo yung intelligence fund kung saan napupunta nitong mga law enforcement agencies? Definitely, definitely. And also make suggestions. No? Kahit ako itong mga enforcement agencies, pag ginamit naman ng intelligence fund, makakatulong. No? Kasi ito yung gumagawa sila ng network eh. No, may mga assets sila sa iba't ibang lugar, may mga assets sila, let's say, sa mga pantalan, para kung merong ganitong problema, merong kaagad information. May magtitip kaagad sa kanila. No, that's the nature of intelligence, gumagawa ka ng network. At kung ginamit mo ng tama to, at yung tao mo ay tama rin, makakatulong rin to. No? So, isa yan sa mga tanong natin this budget season, kung paano ba nila ginagastos, without, of course, telling the public that yung mga detalye, but paano ba nila ginagamit to build an efficient intelligence network. So, yung masyado tayong concentrated kay sa pamilya Goo, what about, ano nangyayari na about the other personalities involved sa Bamban and Porak hub na mga Pogo, yung mga big names? Magandang tanong yan. Yan ang nakakalungkot. If you remember, may mga iba tumakas sa Clark, pero hindi nahuli. No? Si Duan Ren Wu, na mastermind sa Porak Pogo Hub, nawala na rin. Magandang tanong yan. Yung mga Chinese names doon sa incorporation papers ng Lucky South, ng Whirlwind, at ng Bao Fulan, no? Zun Yuan, lahat yun nawawala rin. Kaya yun din ang isang katanungan ko. Na-read nga natin, nasaan naman itong mga personalities na ito? Physically, wala na dito. Kahit file tayo ng kaso, wala naman sila dito physically. No? So that's also another issue na dapat nating harapin. Dahil maganda nga pakinggan na marami tayong na-read, and I thank our enforcement agencies dahil nagbuhay sila. But at the end, importante rin yung kaso na i-file natin at may makukulong. No? Dahil based doon sa mga dokumento, may mga kasabwat si Guo Huaping sa pagpapatayo nitong Pogo Hub. Gaano ba daw kalaki ang Intel fund ng mga senador, sir? Senador, wala kami ng Intel fund. Sariling Marites kami. Sariling Marites. Thank you, sir. Kayo na lang. Sariling Marites. Okay, okay na. Taga Business World, and then kay Sandra, and then balik kay Mean. Good morning, sir. Just on pending bills. So last night, plenary ended at nearly midnight. So what are contentious provisions in the Create More Bill that are still being tackled by your colleagues? And Senate President Escudero said the bill would likely be approved by next week. So yeah. What is still being considered by the... This is a priority measure, inside the LEDAC list. It's also a measure that was certified by the president. It's a measure that will correct a lot of the inconsistencies, ambiguities in the first version of CREATE. And then we also enhance the incentives for investors. No? So in other words, the framework will be the same in terms of incentive granting, but we just made it more generous in CREATE More. No, so that's the direction. This is an important measure because looking at the data, we haven't recovered pre-pandemic levels in terms of foreign direct investments. No, malayo pa tayo. So this is another way to make our incentive program competitive vis-a-vis our other Asian neighbors. But the amendments last night with Senator Risa, what did it entail since you still needed to study the... Actually, by practice naman, after amending a bill, typically we give the body a clean copy so that they can study further and suggest further if needed. But basically,
we accommodated as much as possible all the recommendations of our senators. No? One of the highlights in the discussion is the role of FIRB. No? So we just made it clear what is the role of the investment promotion agencies, the FIRB, as well as the president in terms of investment granting. Sir, second question. What issues do you see with the existing EPIRA law, and how does the Senate intend to tweak it to address power issues? Under EPIRA, the regulator was created, the Energy Regulatory Commission. No? But we are also thinking of carving out a charter for the Energy Regulatory Commission, making it more efficient and giving it more powers in terms of regulating and supervising the electric power industry. I'll give you a case in point. Marami sa mga kontrata na di-delay, no, pag-aapruba ng ERC. So one of the things that we want to fine-tune is the speed in which ERC approves power supply contracts. Sir, okay, last from me, sir. Since the VAT refund bill for tourists is in plenary right now, may I get your thoughts on economists saying developing health facilities in tourist spots and doing away with cumbersome immigration processes will likely help the tourism industry grow than these tax rebates? Uh-oh. Well, that's true. In attracting tourists, there's no single formula. You have to apply many strategies. No? VAT refund for tourists is just one. No? Improving your health facilities in tourist areas, improving peace and order in those tourist areas, for example, setting up tourist police in those areas will help. Sa mga dive sites natin, putting up medical facilities, because if you have, for example, you get into an accident in a diving area, you need to be brought to Metro Manila in order to have access to sophisticated hospitals. So those type of facilities need to be built in tourist areas so that tourists will have the confidence going to our beaches, to our tourism sites, because they know that they will be taken care of. Thank you, sir. Okay. Thank you, John Ordonez. Alam ko na pangalan mo. Sir, do sa create more, magbigay ba yun ng additional revenue sa government? Magbibigay siya ng additional revenue, but ang kanyang objective is really more incentive giving. So, kumbaga, in terms of revenue take, magiging pantay lang siya, no? Magiging pantay lang siya. But in the long run, it will be beneficial to the country because it will generate businesses, employment, and foreign direct investments. Okay. Sandra. Hi, sir. Sir, how would you describe the demeanor of Sheila Go during her testimony? Kasi, di ba ang pag-depict niya sa sarili niya ay parang innocent, naive, mahina ang loob. Pero base po sa mga narinig niyo sa kanya, how would you describe her? We have to be very careful with this Go family. No? Parang ano sila eh, mga professional, parang professional liars and professional swindlers. Nakita natin nung una kay Go Hwaping, di ba, lumaki sa farm, homeschool, simple lang, inosente. Pero if you look at the documents and if you look at the evidence, hindi siya ganun eh. No? Much more sophisticated siya. At that's why we have to be careful. Of course, the demeanor tells us one part, but it's important also to look at the evidence. Right now, the evidence is pointing na hindi siya inosente dahil pumeperma siya ng mga dokumento. No? So, and kaya nga sabi ko sa kanya during the hearing na itong mga pinipermahan mo, malalagay ka sa alanganin. Pwede ka makulong dyan dahil itong mga pinipermahan mo, hindi to ordinaryong dokumento. Ito ang mga financial statements at corporate papers yung mga pinipermahan niya. Mm-hmm. At this point, sir, anong may legal basis na ba talaga to arrest Alice Go sa Indonesia? Kasi may kaisipan po na only criminal prosecution can trigger a blue notice or a red notice, sir? Well, ang kanyang, for now, no, in Indonesia, ang gagamitin sa kanya is an immigration offense. Umalis siya kasi nang walang, hindi dumaan sa immigration natin. Diba lahat tayo, pag aalis, dadaan tayo sa immigration dito sa atin. Hindi siya dumaan doon.
So that's an immigration offense, kaya yun ang gagamitin sa kanya sa pagbalik dito. And at the same time, of course, the outstanding arrest order from the Senate. Sir, lastly, yung iba'y gusto pa ho ba kayo ipurso kay Attorney Galicia and a certain Kaalan that he mentioned? Well, we'll invite si Kaalan kung totoong tao siya. kasi parang bula lang siya na pumunta doon at no, pinabalik si Attorney Galicia at no, na-convince niya to notarize someone in the car. No, parang ano kasi in pag iniisip ko yung circumstances, pumunta lang yung tao doon, tapos pinakilala sa iyo isang alis na hindi mo pinababasa sa sasakyan, pero ninotarize mo yung kanyang papeles na hindi mo man nakita kasi yung mga notary, dapat nakita mo yung pinipermahan talaga yung dokumento, kaya nga in the presence of the applicant. No? So, that case, hindi consistent yung kanyang sinasabi. No? Kaya tuloy pa rin yung aming pag-imbestiga sa kanya para matulungan rin namin yung DOJ sa kanilang kaso. Kasi isa sa mga angulong pinupursu ng DOJ, itong ang pagsinungaling ni Attorney Galicia. So, sir, pwedeng mabaliwala yung counter-affidavit yes, ni Alice Go kung hindi dumaan ni Sheila, kung hindi dumaan sa tamang proseso yung pagnotarya? Yung affidavit ni Alice Go. Pwede mabaliwala yun, sir. Pwede mabaliwala yun kasi yun ang gagamitin nila. No? Kasi definitely wala dito si Alice Go. Mm-hmm. No? Established na yan. So, definitely, kung wala dito si Alice Go, lumalabas, nagsinungaling siya. Mm-hmm. At ano yung pwedeng kaso kay Attorney Galicia? Well, I think under the mga rules ng Supreme Court, pwede siya ma-disbar no, sa pagsisinungaling. Hindi pa ngayon, no? Kasi tuloy-tuloy pa yung aming investigation. No? At kaya nga imbitahin namin si Alan para makita natin kung si Alan ay totoong tao at siya magbigay ng detalye. Paano niya nakilala si Go Hoping? No? Yan ang unang tanong siguro. Okay, Mayan. Ay, wala ka na ba, Sandra? Okay na? Okay na. I have to give him the benefit, ano? Kasi from what I understand from him, kausap niya si Alice Go sa phone, no? And I would assume, sinasabi sa kanya na nandito pa siya. So I would assume ganun yung kanilang communication, no? Yung mga counsel naman, pag kumukuha ka ng counsel, you only rely on your client also on information. No? So, I will give him that benefit. Sir, kung matapos yung hearings ng Senate, may confidence kayo na palayain si Sheila Go knowing that she has capacity to plead? Really depends on anong sasabihin niya. No? The detail in the next few hearings. Really depends kung magko-cooperate siya. Ang best case scenario, magsabi siya kung ano pa yung nalalaman niya, kahit na executive session, kung natatakot siya. No? Kung natatakot siya dahil nga, alam naman natin, itong mga taong to ay may pera, sophisticated. Imagine, nakatakas sila. Kung totoo man yung barko, nakatakas sila under the radar of all our enforcement agencies. No? So, ganun ka-sophisticated sila. Kaya naniniwala ko, hindi ito pinlano ng madalian. Matagal na nakaplano to kung may mangyayari. Alam na nila yung mangyayari. At kung totoo yung 200 million, ganun kalaking pera ang kaya nilang gastusin para makataka. So, in other words, kung magbibigay si Sheila ng detalye, kahit na executive session, papayagan natin yun. At mas maganda yun para malaman natin yung dagdag ebidensya laban kay Alice Guo pagdating sa Pogo. Depende kung anong detalye ang bibigay niya. Kasi hindi lang naman pwedeng mag-executive session at wala namang pupuntahan. Ano? So depende kung anong ibibigay niyang information. Sir, may pa... Okay, meron ka pa? May pahabol lang, sir, about West Philippine Sea. With the recent collision of PCGNB fire ships with Chinese vessels,
what diplomatic means should we take? If not diplomatic, then what po ang dapat ang gawin? Ako personally, I condemn the actions of China insofar as colliding with our Philippine flagships. Nangyari yan sa Coast Guard natin, nangyari sa BFAR. Mm-hmm. At yung mga ganitong pangyari, hindi maganda sa relasyon at sa stability ng ating region. Mm-hmm. At dahil meron ng itong both sides, sinusubukan nilang mag-usap, sinusubukan nilang magkaroon ng magandang relasyon, sinusubukan nilang patahimikin at magkaroon ng stability in that area. Pero kung mayroong ganitong mga collision, mm-hmm. bumabalik tayo sa zero. Eh. Hindi tayo umuusad. Hindi tayo nag-improve. But having said that, dapat pa rin tuloy-tuloy yung communication at dialogue at maghanap pa rin ng totoo at sincere solution para hindi na maulit to. Dahil hindi healthy to para sa dalawang bansa. Mm-hmm. At hindi nagiging produktibo para sa dalawang bansa yung ganitong pangyayari sa West Philippine Sea. And with this act of aggression, paano daw natin mapoprotektahan yung ating blue economy? Kailangan maging alisto at alerto sa West Philippine Sea dahil nga yung mga ginagawa ng China dyan, for example, yung pagkukuha ng corals, mm-hmm. yung paggagawa ng mga islands, nakakasira yan doon sa natural state mm-hmm. ng West Philippine Sea area. So kailangan maging alisto tayo at kung mangyayari yan, then we have to also try our best to either stop it or to file diplomatic protest. And then, sir, yung mga hakbang na yun ba, in the long run, pwedeng makaapekto sa ating trade routes, whether importation or export? Actually, hindi lang tayo makaapektuhan dyan. No? Mm-hmm. Very strategic yung West Philippine Sea, not only for the Philippines, but for the entire world. No? Mm-hmm. Because one-third of the entire trade flows to that West Philippine route, West mm-hmm. Philippine Sea route, mm-hmm. For oil, for electronic goods, back and forth. No? Mm-hmm. So it's a very strategic area. And mm-hmm. China knows it's a very strategic area. So, and China knows how to play the long game. No? Mm-hmm. Tinitignan nila not 10 years from now, 20 years from now, but 50 years, 100 years from now. Controlling that route, having possession of the route is detrimental to the entire, to the stability of the entire world. Mm-hmm. So, alam yun ng China? Alam niyo yun. They know their commerce, they know their history. Alam rin naman yan natin. No, hindi, alam rin naman natin, alam rin yan ng ibang bansa. Ngayon na isang dahilan kung bakit ang Amerika ay interested in that area kasi alam nila na pag yan ay makontrol ng China, sila rin ang mahihirapan gumamit ng ruta sa West Philippine Sea. Okay, no more question. On that note, thank you so much, Senator Win Gatchalian.